kung ikaw po ay isang editor at katulad ng logo, ng banner, poster, etc., i-try mong gamitin ang matagal ko nang ginagamit na Android app. Sobrang easy, sobrang dali kasi hindi ka nagagamit ng laptop. At saka yung output, yung product po, is para pong ini-edit sa laptop. Kaya kung para sa'yo, hassle na po yung mag-edit sa laptop, pwede naman yung Android phone mo gamitin nating editor ng logo or poster or thumbnail or Facebook posters, etc. Ngayon ka idol, ituturo ko sa'yo, isishare ko sa'yo kung anong app ito. At hindi lang yan, ikaw ay tuturuan ko pa kung paano mag-edit ng basic logo. Kung tatapusin mo ang video ito, may alam ka na kung paano mag-edit ng logo. Kasi dito sa video na ito, tinuturo ko step by step kung paano gumawa ng logo. So mga ka-idol, let's go! Ang una mong gawin ka-idol is i-download mo itong PixieLab. Ito. PixieLab. Ayan. So ngayon, ang pindutin mo is yung size ng puto mo. So ito pindutin mo. So itong image size pindutin natin. So maraming pagpipilian. Pindutin mo itong sa gilid na arrow sign. So daming mapagpilian, pwedeng square, pwedeng profile picture, YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook art. So depende na sa iyo. So itong square muna. Kasi ang gagawin natin is logo. Kailangan square siya. Pindutin natin itong okay. So naka-square. Tapos pindutin mo itong transparent para walang background yung gagawin natin. So transparent. So merong text dito, i-delete muna natin. Okay. Ayan, so transparent ang background. So pindutin mo lang itong plus sign na nasa gilid, no? Sa upper left side, no, ito. Para makapag-add tayo, pwede mag-add ng shapes, ng sticker, ng photos from gallery, or pwede ka mag-draw. So add muna tayo ng shapes. Ayan, so square. Pindutin natin itong arrow button na nasa baba para makapili tayo ng shape na gusto natin. Circle muna kasi logo, okay? So ito, circle. So transparent ang background, ibig sabihin pag ma-save natin to, automatic walang background. Okay? So i-fit natin sa frame. Okay. So ayan. Mamimili ka ng color, scroll up mo lang, okay, dito color. So red, pwede, or blue. So depende na lang sa gagawin natin, no? So ito muna, pipiliin natin. Tapos, pwede natin i-copy. Pindutin mo lang itong nasa gilid, itong parang diamond, ito. So maraming pagpipilian, pindutin natin ang copy. Okay, double na siya. Nakapin na natin, no? Palitan natin ang color. Okay. Ayan, nara color. Pindutin natin. Okay, white. Ayan. Palitan natin ang color. Ayan. Pwede din natin lagyan ng stroke para may border siya. So, lagyan natin ng stroke. Ang imili natin na ito, stroke. I-enable. Anong gusto mo yung kulay sa stroke niya? Example, black. Okay. Stroke width. So, pwede natin lakin yung stroke. Okay. Ayan. Itong isa, itong pula, lagyan din natin ng stroke. Ayan. Copy lang natin. Copy. Copy. Palitan natin ang kulay. Palitan naman natin ang kulay. Tapos, mag-add tayo ng text. Ito lang plus sign. Pindutin natin. Text. Sample logo. Okay.
Okay. Tapos, ito, pivotin natin itong may later na sign ito para ma-edit natin yung text na nilagay natin. So, edit natin. Edit. Tapos, mayroong color, mayroong size, mayroong yung font. Yung font niya ang mamili tayo ng font. Dito, bugalo. Yan. Sample. Tapos, lagyan natin ng stroke. Lagyan natin ng shadow. Okay, lagyan natin ng shadow. Ito. Enabled. Yan. Tapos i-copy natin, sample, edit, logo. Palitan ng kulay. Palitan natin ng kulay. Yan. So, ito mga ka-idol, sample lang to. Pwede na natin ito i-save. Pindutin mo lang itong save button na nasa taas ito. Save as image. Pwede din i-save as project para ma-save ka dun sa app, sa PixieLab app. Tapos, pwede pa mo pang edit. So, save image. Para ma-save sa gallery, ito save to gallery. Ayan. Na-save na po. So, mga ka-idol, meron natin logo. Puntahan natin dun sa gallery. Ayan, na-save na sa gallery. Wow. Sobrang dali lang po gumawa ng logo sa PixieLab. So, mga ka-idol, kung gusto nyong mag-try, mag-edit ng logo sa PixieLab, i-explore nyo lang. Maraming mga features dito. Itong pinakita ko sa inyo is very basic po ito. Very simple. Meron pang other features dito na pwede mong i-explore, i-discover para makagawa ka ng pinakamagandang logo na gusto mo. Sana po mga ka-idol, nagustuhan nyo ang video natin ngayon at sana meron kang nakukuha at meron kang kaalaman na natutunan. At syempre idol, huwag kalimutan na i-subscribe at i-share ang ating video para naman makatulong tayo sa iba na gusto ring mag-i-edit ng logo or iba pa. Hanggang sa next video mga ka-idol, ingat po kayo kung saan ka man ngayon at God bless po sa inyo. Bye-bye!